Yan, mga guys, kumating na yung mga piyesa. Magpasok na tayo ng piston. Dapat mo, malinis po itong mga to. Yung lagayan ng o-ring. Kasi po, kung hindi nyo po linilinis po nyan, mangyayari po nyan, kung may tinga po nyan, mahirapan tayo magpasok ng piston. Ayan, panuorin natin. Panuorin na wala, ako gagawa. Gagamitin natin petroleum jelly instead na grasa. Lang mga guys, medyo ayusin natin at medyo hindi natin nakikita ano yun bago na din opo po, napakasimple lang. Pwede mo pa na yun. Opo. Hindi ba po? Pwede mo po siya. Kasi kung hindi natin linilinis yan, mahirapan tayo niyan. Kaya, minsan mga guys, kung hindi natin linilinis, ulitin natin, ang ginagawa yung mga iba, pre-nepress po nila to, hindi nila makuha sa ganitong ano lang, yung ganitong technique o kaya trabaho. Kaya yun nga kanina nabanggit natin na yun ah. Pantay na. Di ba eksakto? Ganun lang po. Sakto po siya oh. Kung ano po yung level niya katulad dito sa kabila. Ganyan po niyan, oh. Yan. Hindi po nakalevel, ano? Ito po, yan. Yung bago. Tapos mga guys, bago niyo po, ano? Ipasok po. Yan. Pansinin niyo po, medyo parang maluwag po. Minsan po, kung yung mga ibang mekaniko, kung sinusot nilang ganyan, maluwag, sabi nila, ay, hindi pwede. Yun po, ang magiging ano po niyan, kung isuot natin dito. Hindi daw tayo. Ha? Hindi daw. Tignan mo kung may karot siya. Itong pinaka-case niya, pinaka-bahay niya po, yun po ang magbibigay ng compress para ma-exacto sa piston. Thank you.
Diba? Ang simple lang ano. Yan, tapos mga guys. Meron po nakalagay dito. Left. At saka right. Yan, right. Pero kung kasi ninyo po, pwedeng baliktaran po ito. Kaya lang po mga guys, ang mangyari niyan, kung binaliktad nyo po yan, kung baka hindi nyo mapansin yung right na yan, ang mangyari po, yung preno nyo po, malalim. Magtataka kayo, bakit kaya malalim yung preno, yung pala, kapagpalik nyo kung hindi nyo napansin yan. Yan, sa mga baguhan ng mga mekaniko, yun lang po may bigay kong tip sa inyo. Yan, sasasalpak na natin to. Ang naging issue po nito guys, ulitin natin, dahil po sa katagalan hindi maiwasan na nakadaan tayo ng baha, kahit walang butas po nito, kung mapansin nyo po yung pinaka caliper ring o kayong pinaka o-ring nyo po, kumapit na po dito sa bahay niya, ayaw nang gumitaw hanggang kinain ng kalawang. Ito yung kinalabasan ng piston, ano, karoon ng bulutong. Kasi po kung hindi natin palitan yan, tagos pa rin po, kaya susugatin niya po ito. Yan lang po. Pinaka-importante mga guys, kung ano po, maglinis po kayo ng caliper po, yung malinis na malinis, para i-compress nyo lang po ng thumb mark po nyan dito, katulad dito, yung ginawa natin. Kasi po kung ulitin natin, kung hindi ka ano malinis po nyan, ang ginagawa po yung mga iba, pinupukpuk itong piston. Ngayon ko, kung pinukpok po nyan, masisira yung o-ring mga ilang araw, tagas na naman. Okay mga guys, ganun lang po kung paano po maglagay ng piston. Pasensya na lang po tayo sa ating alagang aso, gustong lumabas. Pero ito po, hanggang dito na lang po tayo. Wala natin yung road test. Importante po, ipakita natin kung paano maglagay ng piston. Okay. Tapos, ang ginamit po natin, brand po, aspik at saka yung piston po, yan ang nakalagay po, Triton o kaya Estrada or Montero kay New Bay Marikina kay Bossing Run. Boss, thank you po sana sa pyesa mo. Ganun din kay yung taga-assist niya, yung tao niya si Boss Sherwin. Thank you Bossing, sa assist niyo kay ano, kay Mrs. Kasi sana po kumuha ng pyesa. Okay, hanggang dito lang po tayo. For the next video siguro mga guys, transmission tayo ng Rapport. Bye bye.